So may adlaw mga ka-apple, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is yung pag kung paano magparoot ng mga cutting. So ang ating ipaparoot is ang ano nga bang tawag dito? Plum. So ito po yung mga cuttings na nakuha natin sa isang puno ko ng plum dito sa orchard. And then ang gagawin natin is ika-cut natin ito ng mga siguro nasa 6 to 12 inches yung haba ng ating cuttings na ipaparoot. So ang gagawin natin is tatanggalan na natin ng dahon. So hindi natin uubusin. Ganyan lang. So ayan. Tapos ilalagay natin dito sa ating prepared na solution na merong rooting hormones. So ito yung ating mga plums cutting. Titirahan lang po natin ng at least mga 4 to 5 na dahon, tapos ika-cut natin into half. Ayan. So, ganito po ako nagpapa-root ng cuttings. So, pwede po ito i-apply kahit sa ibang mga fruit trees. Ayan. So, kung meron kayong mga fruit trees gaya ng apples and then yung kahit mga avocado, ayan, lemon, so pwede itong gawin. So yung ginamit ko pong cuttings, yung part ng ng plants na plum, yung sa mga tip part niya. Kasi doon po yung concentrated na mga hormones na kung saan nakakatulong sa pagpaparoot. So kung hindi ako nagkakamali, yung auxin yata yung medyo marami sa tip part ng mga plants, kaya nakakatulong sa pagpaparoot ng ating cuttings. Sari natin kuna ng mga dahon yung ating plum cutting. So ganito po siya yung itsura ng ating ano. So nakasoak na po ito sa ating rooting hormone. Ayan. So at least mga 10 to 20 minutes natin isusoak yung ating cuttings dito sa ating rooting solution. At pagkatapos, pwede na rin natin itong ilagay or itanim dito sa ating prepared na soil medium. So kung makikita nyo, ang gamit ko po is cocopeat at saka yung limestone. Ayan. So pwede natin itanim ito dito. Ayan. So make sure na meron siyang distance na around mga 6 or mga 3 to 6 inches, depende po sa dami ng ating itatanim or ipaparoot. Ayan. Para kapag nagroot na, hindi tayo mahirapang magpunot. Kasi kung mas malapit sila sa isa't isa, so yung roots nila is nag-uumpugan. So pagka binunot natin, ma-affect yung ibang root system ng ating plants. Ayan. So dapat meron lang sila space. So kung maghanap kayo ng space, magtanim lang kayo. Diba? So ayan. So ganito lang kadali yung proseso ng pagpaparoot ng ating mga plants. So ang pagpaparoot din po is as good as marketing or as good as grafting na rin po, kasi yung kinuna natin ng plants is flowering and then fruiting na rin po. So mas madali na rin po itong mamunga. And then yung huwag natin kalimutan yung ating rooting solution na ididilig na rin po natin dito sa ating plants. Tapos natin itanim at saka idilig yung mga rooting solution na ating ginawa. So iba-vacuum lang po natin ito gamit yung ating cellophane. Yan. So isa sa mga kagandahan ito is ma-retain yung moisture niya dito sa ilalim. So nakakatulong din po yan para ma-maintain yung moisture at temperature sa loob ng ating
plants or sa loob ng ating mga tanim. So yan, tapos atin na po itong tatalian. Pagkatapos, so itong mga ganito, ilalagay na rin po natin sa ating mga nursery na kung saan medyo malilim or shady part ng ating mga areas. So ilalagay po natin yung ating pinaparoot na mga plants. Ayan, help.